Okay. Hello, hello guys, hello. Okay, hello, 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 mic test, hello. Hello guys, oo. Okay. Okay na. Okay, good evening. Okay. Ay, ito na yung Facebook. Okay. Okay, welcome sa Learn Viking with SNJ. Good evening guys, good evening sa inyo, good evening. Good evening, Live 51. Live 51, September 28. Okay, good evening sa ating lahat, good evening. Okay, good evening sa inyo guys, good evening. Kumusta naman tayong lahat ngayon guys, oo. Kumusta naman ang ating maghapon, oo, malapit ang October, oo. Kumusta naman kayo dyan, good evening, good afternoon, good morning sa US, oo. Good morning sa inyo guys. Good afternoon supporting Middle East. Good evening kay Sir Renz Daria. Oo, good evening sir from RGL Bakery. Nakalimutan ko na naman sir kung saan to. Oo, kumusta naman kayo? Kumusta tayong lahat? Kumusta? Oo. Kumusta tayo guys? Kumusta? Oo, kumusta naman tayong lahat ngayon? Kumusta naman ating maghapon, oo? Kumusta naman ang ating mga gawang tinapay? Sana makakatulong tayo sa inyo kung ano mang inyong mga problem ngayon, guys, oo? Sa ano mang struggle. Pakishare na lang sa ating live, guys, at pakipala na rin sa ating Learn Viking with SNJ Facebook page, okay? Kumusta naman tayong lahat? Kumusta naman? Kumusta ang ating Fraud Panad Hero team leader, Sir Warley Castro, sir? Good evening sa iyo. Good evening sa lahat ng Fraud Panadero leader, Luzon, Visayas, and Mindanao, okay? Kumusta kayo dyan sa parting Qatar, Saudi Arabia, sa parting Middle East? Maraming salamat sa ating mga OFW na nagsubaybay sa ating live, guys. Oo, kumusta naman kayo? Kumusta naman? Magandang gabi ang bintahan today. Mag-ahi at maganda, sir. Oo, maganda. Maganda nga bintahan. Sana all, kumbaga. Thank you sa Sirens Daria, oo. Kumusta naman ang ating mga buhay-buhay ngayon sa Davao, Cebu? Doon pa sa ating Lano del Sur, Lano del Norte, sa Surigao City, Masbate, Sorsogon, Camsur. Kumusta tayong lahat, guys? Kumusta naman? Kumusta naman ang ating mga buhay-buhay? Good evening kay Sir Rolando Recome, Maestro. Good evening. Good evening din, sir. Good evening sa iyo. Kumusta naman, sir, ang ating mga gawa ngayong araw? Wala ba tayong nagiging ano ngayon? Wala ba tayong nagiging struggle sa ating mga gawang tinapay? Kasi sa panahon natin talaga, kahit paanong natin kagaling, gaano pa natin ka-master o ano man dyan, may pagkakataon talaga minsan na mag-fail tayo sa ating mga ginagawa. Although, panandalian lang naman, pero hindi talaga natin masabi. Ay, Batangas pala. Ay, kamusta pala sa Batangas? Isulat ko na nga talaga to si Sir Renz. Batangas City po, oo. Proud Panadero Bread Cake and Tutorial. Wow, Black Ninja. Thank you, sir. Maraming salamat. Kumusta naman tayo ngayon? Kumusta naman si Sir Mark Anthony? Kumusta tayo? Kumusta naman ang ating buhay-buhay ngayon? Palapit ng ating hinihintay, oo. Si Ma'am Lena Cordoba Castillo, ma'am. Good evening din sa inyo. Good evening sa ating mga suki ngayon talaga, oo. Nagpapasalamat pala ako sa ating mga suki mula dyan sa Imus, Cavite. Dito naman sa Santa Ana, Manila, Amalati. Oo, maraming salamat sa aming mga customers. Thank you so much, guys. Oo. Maraming salamat sa inyo mga Forche sa amin. Maraming salamat. Also natin sa Shopee Lazada, maraming salamat din sa aming mga customers na nag-order sa aming mga healthy cookies. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Good evening sa lahat ng Proud Panadero leader, Luzon, Visayas, and Mindanao, Pangasinan, Laguna, at saka yung ating Laguna Home Bakers and Cook. Good evening sa inyo, guys. Maraming salamat.
lahat ng mga big shop dyan sa Laguna. Maraming salamat sa inyo guys sa inyong pag-support sa Batangas City. Dyan sa Lemery, Batangas, maraming salamat din. Sa Lipa, maraming salamat guys sa inyong support sa ating channel. Maraming salamat. Sa lahat po ng gustong, ito guys, inihikayat ko kay guys, lahat ng mga beakers, helper, or kahit na sabihin natin master baker na gustong i-explore ang kanilang mga sarili via pagbablog, oo. Sumasahod na din ako, Chef. May plan na Royal. Oo, sa Cake Fiesta, sir. Oo. Sa Cake Fiesta, magkita-kita tayo doon, sir. Oo. Sa Cake Fiesta, nang makapagpa-picture din talaga ako sa aking mga idol. Oo, lalo na sa inyo, sir. Oo. Talagang thank you so much talaga sa support sa ating mga kabaker. Oo. Guys, hinikayat ko kay guys kung gusto nyo talaga ang pasukin ng pag-vlog. Malaking pagkakataon yan sa atin bilang baker or ano mang inyong mga ginagawa. Kung mahilig kayo mag-video, mahilig kayo sa mga, sabi natin mag-explore talaga o enhance ang inyong mga talent sa vlogging. Oo, huwag kayong mahiya guys. Dito pakapala ng mukha to ang pagbablog. Oo. Para din tayo kahit papaano, masasanay tayo sa ating pagbablog, tandaan natin, unang-una, medyo nahiya pa tayo magsalita doon eh, nahiya pa. Pero sa katagalan, maniwala kay guys, masasanay at masasanay tayo. Sa lahat ng mga gustong mag-vlog, ilapag nyo lang ang inyong mga account, oo. Kay lahat ng ating mga panadero o ating mga bakery owners, isusupport natin sila guys, oo. Support natin ang lahat ng ating mga kabakers na nag-comment dito sa atin, oo. Support natin guys para naman maangat ang kanilang mga followers. Oo, thank you. Good evening kay Ma'am Helda Dihano Insoy. Oo, hello po. Good evening, Chef. Shout out kay Yu Insoy from Davao del Sur. Thank you, Ma'am. Maraming salamat sa Davao del Sur. Oo, kay Ma'am Helda Dihano Insoy. Good evening, Ma'am, sa inyo dyan. Sa lahat ng taga Davao de Oro, Davao City, Davao Oriental, Occidental. Oo, maraming salamat sa inyong support. Sa atin naman YouTube channel, good evening sa inyo guys. Huwag kayong mahiya mag-comment sa atin. Baka meron kayong sabihin na natin may problema kayo or meron kayo talagang struggle sa paggawa natin ng tinapay. Baka kahit pa paano maibsan at makakatulong kami sa inyo. Oo. Sa lahat ng mga panaderos na or kabaker natin na gustong magkaroon ng sariling bakery guys, sabi natin walang puhunan, baka ito na ang inyong pagkakataon, moment nyo na yun ang pasukin nyo ang mundo ng vlogging. Hindi ko naman sinabi na 100% sure, pero totoong may kitaan guys. Oo, kami ni Chef Warley, nakasahod na kami. Oo, kahit pa paano malaking tulong po talaga ang Favavlog, bukod na nakapag-share pa tayo sa ating mga ika nga kaalaman, nakakatulong at may passive income pa na pumasok sa atin guys. Oo, totoo yan. Kaya sa lahat ng gustong mag-vlog, mag-vlog na kayo para masanay. Oo, wag sayangin. Ito palang hupya natin. Oo, ayan ang ating hupya na ginawa kanina. Oo, ayan ay chocolate at saka ubi hupya. Oh, ayan na baking ano natin 'yan, baking tutorial recipes. Next day ating i-upload 'yan para makakatulong din sa mga gustong manumano lang 'to guys. Wala naman talagang pwede naman walang roller ang hopya, walang mixer. Pwede na rin talagang mapagkakitaan. Oo, maraming salamat guys. Thank you so much sa inyo. Thank you din kay Sir Luel Medelada, sir. Good evening sa inyo. Good afternoon diyan sa Qatar, sa Dubai. Kaya Ma'am Charlotte Pabicon, marami pa dyan. Kaya Ma'am Shen ng Saudi Arabia, maraming salamat din. Kaya doon naman sa ating US, si Ma'am Elizabeth Serrano. Good morning sa inyo dyan, Ma'am. Sa Japan naman, kaya Ma'am Elisa Yamagata. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Nag-open pala kanina ang Juros Pandisalan dyan sa may pang-9 branches sila dyan. Sa Bikutan, Lower Bikutan din. Oo. Sana napadaan kayo doon at marami silang promo. Oo, ngayong araw, 28 ng September. Oo.
ay ilang tulog na lang guys, papasok ng October, malapit na yung Pasko. Ito yung moment ng mga bakery owner talaga, talagang wala ka nang mahanap pa pagdating ng December or magpapasko. Talagang humahataw ang ating bakery niyan. Pero yung ating mga baker naman medyo masaya din kasi may 13 month na hinihintay, kumbaga. Pero talagang maraming gawa. Oo, maraming gawa. Good evening dyan sa parting Pangasinan. Dyan kila si Sir Juelasa, sir. Good evening sa'yo. Sino ba yun? Si Sir Jeroy Honyo. Oo, good evening din sa'yo, sir. At sa lahat ng mga followers at subscriber natin dyan sa Pangasinan, maraming salamat sa inyo, guys. Thank you so much sa pag-support ninyo sa ating channel. Oo, maraming salamat. Basta kung meron kayong gagawin sa diskarte about sa inyong kaalaman, gusto nyong i-share, huwag kayong mahiya, guys. So, pasukin nyo ang mundo ng pabavlog. Simulan nyo na ngayon o kaya bukas. Susundin nyo lang, guys, sa mga policy guidelines, guys. Maniwala kayo. Ayan ay may patunay talaga tayo dyan na makakabuo kayo at may kitaan talaga dyan, sa lalo na pag may talent kayo na nakatago lang dyan, iinyo yung i-share sa ating mga kabaker. Oo. Okay. Okay, good evening dyan. Good evening. Good morning sa ating lahat dyan, guys. Good morning sa ating mga parting US, Australia, Japan. Good morning sa inyo. Kaya Sir Duncaster, oo. Sir, good evening sa inyo dyan sa Australia. Lalo na din doon sa... Kay Ma'am Elisa din ng Australia. Pagdating naman na doon sa parting Israel, Saudi. Good evening sa inyo dyan, guys. Good afternoon. Oo, maraming salamat sa inyong support. At dito rin sa ating YouTube channel. Okay. Kumusta naman tayong lahat? O, kumusta naman kayo? Kumusta naman ang inyong mga bakery? Sa lahat po ng gustong pandisalan, bakery or bake shop man, mapayag ko sa inyo, guys. Aarali nating mabuti lahat ng mga kalakaran ng pagtatayo ng isang bake shop kasi napakadali lang po naman magtayo nito kasi ang puhunan naman kailangan natin hindi naman kalakihan. Oo. Hindi naman talaga kalakihan. Kaya lang, kailangan din talagang arali natin. Oo, kasi ang bakery talaga, marami talagang expenses, oo, na pagagawa natin. Okay, sa lahat ng mga naghihintay ng ating mga recipe dito sa ating Facebook page, guys, mag-abang-abang lang kayo kung nakapalo kayo sa ating page. Mag-notify naman yan sa inyo kung anong mga ating na-upload. Oo. Okay. Good evening din dyan sa parting South Cotabato, sa Palawan. Good evening sa inyo, guys. Maraming salamat. Babatiin ko rin pala si Rowell Anoos. Magbe-birthday bukas. Happy birthday. Happy birthday. Okay. At sa lahat naman ng ating mga sumusuport sa atin, maraming salamat, guys. Thank you so much. Thank you so much sa inyong antabay sa atin. Oo. Diyan naman sa parting Cavite, General Trias Dasmariñas Cavite. Maraming salamat din sa Amos at sa Bacoor Cavite. Oo, marami tayong mga kasukian dyan. Oo. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Dito naman sa parting Tanay, kay Sir Emis de Guzman. Good evening sa inyo, sir. Kumusta naman ang ating pandisalan ngayon dyan? Ito ya, may 9 branches din talaga ito sa pandisalan, si Sir SM de Guzman. Oo. At doon naman sa Surigao City, good evening sa inyo. Kaya Sir John Rel Madelo, sir, good evening sa iyo. Kumusta naman ang ating mga bakery dyan? Oo. Ngayon naman, medyo marami tayong babasahin ngayon sa ating YouTube channel, sa mga comments sa atin. Oo. Sabi ni dito kay Ma'am Sir Benedict Espirito. Oo, Espirito. Sabi niya, sir, gawin kong pandisal ng 8 p.m. masa ilang yeast po ilalagay at lulutuin ng alas 2. Ang aga naman magluto nito ni sir. Oo. Alas 2 ng madaling araw. Baka si sir hindi to natutulog. Pagawin niya ng alas 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 hours. 6 hours lang. Oo.
Sabi na natin, sir, Sir Benedict, sa isang kilo, kung 6 hours ang inyong lulutuin lang, so maglagay na kayo sa isang kilo kahit mga... kung hindi lang naman kayo matutulog, hindi lang kayo matutulog, pwede na kayong maglagay ng 8 grams o 8 grams isang kilo. Hindi lang kayo matutulog, ha? Alas 2 ng madaling araw, pwedeng-pwede pa rin yan nating lutuin. Maraming salamat, sir. Sir Benedict Espiritu. Okay. Pateros? Bago lang, oo. Okay. Sabi ni... okay, unay muna natin to si Ma'am Rosemary Telmo Leonardo. Taga saan po sila, ma'am? Good evening, ma'am. Good evening sa inyo. Babasahin natin yun na kung yun, sa Pateros. Gusto niyo magpo-guide, ano? Abraham Perisi. Perisi. Abraham Perisi, sir. Pag-guide naman po sa pandisalan from Pateros po, sir. Oo. Mag-open kayo, ma'am, ng pandisalan, ma'am, dyan sa Pateros. Oo. Mag-PM lamang kayo, ma'am, sa ating ano, or mag-reply kayo sa comment po dyan, o kung inyong napanood tong live natin. Good evening din dyan sa Pateros, si Sir Pascual Villanueva, sir. Good evening sa inyo dyan. Ito yung may-ari ng Christian Bake Shop dyan sa Pateros. Okay. Alip, sino yan? Alip Junior? Alip Hugh Junior Galer. Oo. Sabi niya, sir, boss, pwede bang turuan mo ako sa timplada mo na sa pandisal? Kasi gusto ko talagang matuto sa timplada mo kasi, boss, sa tingin ko masarap talaga ang timplada mo. Wow! Thank you, sir. Maraming salamat. Eh, dyan, sir, kung manunood kayo talaga at magsanay kayong manunood palagi dyan sa ating mga baking tutorial recipes, talagang matuto po kayo, oo. Matuto po talaga kayo, sir, dyan sa ating mga baking tutorial kasi sa dami na pong nagkaroon ng bakery niya ng ating mga tutorial, pakaisa po kayo dyan, sir, kung talagang pursigido kayo, oo. Talagang pursigido kayo dyan, mas madali kayong matuto dyan sa ating mga pandisalan, oo, sa ating paggawa ng pandisal. Umula naman din dito sa ating YouTube channel din, si Sir Alfred Condino, oo. Sabi niya, hi po, chef, tanong lang po, ano pong gamit niyong food coloring sa icing? Share niyo naman po, bago lang po ako sa channel niyo. Okay. Okay, Sir Alfred, tagasaan ka ito si Sir Alfred, oo. Ang cake, sa ano talaga, sir, ang gamit talaga naming cake, oo. Food color sa cake, ayan talaga, chef master talaga. Although gumagamit din naman kami ng Nico or Haiko, pero the best kasi gamitin ang chef master kahit mahal siya. Maganda gamitin kasi pigmented siya, sir. Oo, yung mabilis siya kumulay ang chef master. Yan talaga ang pinaka-recommended ko, chef master. Kasi subok na subok ko nang gamitin yan. Halos 15 years ko nang gamit yan, sir, yung chef master. Oo. Okay. Okay, good evening din kay Sir Rene Soronio Caniete. Oh, good evening, idol, watching from Las Piñas City. Okay. Good evening sa talaga Las Piñas. Maraming salamat. Marami din kaming kasukian dyan sa Las Piñas at sa dyan sa Cavite, Munting Lupa at sa Alabang. Oo. Okay, maraming salamat. Shout out sa inyo, sir. Kay Sir Rene Soronio Caniete. Okay. Maraming salamat po. Paki-follow na rin ang ating Learn Baking with SNJ Facebook page. At kung pwede kayong mag-share sa ating live, share, paki-share nyo na lang po. Oo. Shout out din dyan kay Sir Roland Miranda ng Magayon Bakery dyan sa Batangas City, sir. Good evening sa'yo. At sa inyong helper ni si Supremo, maraming dalang alimango, oo. Nakakatakam yung mga alimango ni sir. Oo. Tapos haluan pa natin ang kalabasa na may gata. Ay, talaga naman.
Halaga naman ang sarap. Okay, thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Kumusta naman inyong maghapon ngayon, no? Kung sino pang hindi nakapanood sa ating mga baking tutorial recipes, guys, oh, marami tayo dyan. Marami tayong mga pang-display dyan sa ating... kung inyo yung matutunan, lahat-lahat yan matutunan po ninyo ang ating mga baking tutorial recipes. Napakalaking tulong po yan, lalo na po sa mga beginners, oo. Kasi po ang ating mga baking tutorial recipes, napakaliit ng costing. Pero pag inyong matikman yung lasa dyan, hindi po siya talaga masacrifice ang ating mga mamimili, oo. Good evening din sa ating YouTube channel, guys. Good evening sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-support sa atin. Oh, maraming salamat. Wala pa tayong mga tough one, ano? Okay, sa ating next day, ang tutorial natin ay ang ating 2-in-1 hopya. Oo, alam ko makadagdag din yan sa inyong paninda. May story na tayo niya, nakalagay na sa ating may story. Ang masabi ko sa inyo, guys, mayaman po kasi kami sa Palaman. Kaya gustong-gusto talaga naming ipakita na naglabasa ng Palaman para makita talaga nilang hindi namin tinipid. Kasi may mga nagre-reklamo din kasi na halos walang laman yung ating hopya. Oo. At saka, nakakain na ba kayo ng hopya na makunat ang balat o matigas ang balat? O, di ba? Hindi nyo rin gusto yan. O. Ang hopya kasi, alam naman talaga natin na flaky dapat. Oo, flaky dapat. Kaya nga, ginagawa nating hopya na double dough. Oo. Para ma-achieve natin yung pinakalutong ng hopya. Oo. Kung gusto natin hopya na walang makitang palaman, tapos ang kunat-kunat pagkagat, hindi tayo doon masaya. Oo. At saka nakakaakit din talaga na halos makita natin yung palaman ng hopya. Oo. Okay, good evening din kay Ma'am Jeline Ambas. Good evening sa'yo, Ma'am. Tagasaan po kaya si Ma'am Jeline? Oo. Good evening din sa lahat ng taga Lucena City, sa ating mga suki dyan sa Lucena. Maraming pandisalan dyan, malapit sa SM. Nakalimutan ko yung pangalan ni Sir, pero baka gantong oras din si Sir gumagawa ng pandisal sa parting Quezon. Oo. Shoutout din dyan kay Jubilin Arpon dyan sa San Andres, Quezon. Oh, good evening sa iyo, Lods. Dito naman sa QC kay Ma'am Lini Bringis, kay Ma'am Janet Soriano. Oo. Sir, ano daw sa gandang gabi, sir. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Magandang gabi, sir. Oo. Dyan sa Taguig. Sabi ni Ma'am Lina Cordoba Castillo, oh, good evening sa'yo, ma'am. Opo, ang hopya naman nabili parang bato. Thank you, sir. Maraming salamat. Ito paano para maiba naman sa paningin, oh. Kasi lagi na lang tayong white, oo. Lagi na lang tayong white para maiba naman. Tama po yan, Ma'am Lina. Oo, kayo ba naman po, siyempre kilala po talaga natin ang hopya. So, kung tayo pa naman nakabili ng hopya, tapos pagkagat natin, bukod na makunat yung balat, matigas pa yung loob. O, di ba? Hindi tayo masiyahan noon. Oo. Okay. Pasig lang pala si Ma'am Jelena Ambas. Oo, good evening, ma'am. Mula sa Pasig City. Oo. Bakery owner po kayo, ma'am, dyan sa Pasig. Oo. May punto po talaga si Ma'am Lina, Cordoba. Oh, may ano tayo, ma'am. Marami tayong klase-klaseng hopya talaga na talaga po namang malaking naitulong ito sa ating mga bakery beginners, ating mga bakers na ating bakery owners na nagsimula pa lang sila. Oo. Oh, malaking tulong talaga ang ating hopya. Oo. Oh. Sa ating recipe, dalawang klase ating nagagawa. Ayan, i-share ko talaga sa inyo 'yan. Para kahit pa paano, meron kayong pagpipilian. Oo. Oo. Thank you kay Sir Ono Dos. Thank you, sir. Oo. O, ito yung ating hopya na gawa kanina. Ayan. Ayan ang ating OB hopya. Oo. Ayan, napakabango talaga niya. Oo.
Ayan ang ating hobby-hopya na ginawa. At saka meron tayong chocolate. Oh, hopya. Okay. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Home baker. Saan po ma'am ang inyong ano? Saan po pala sa Pasig ang inyong ano ma'am? Bakery? Oo. Ating chocolate hopya. Oo. Okay. Abangan nyo next day. Upload natin yan guys. Recipe and procedure. Kompleto yan. Mano-mano lang yan para kahit paano makakatulong. Oo. Okay. Sir Uno, hindi mo pa pala ano, hindi mo pa alam yung ano, hopyang hapon. Oo. Ang hopyang hapon ay single dough lamang ang pabalat niyan. Oo. Oo. Ang hopyang hapon, karamihan talaga single dough lang ang balat. At saka karamihan sa disclaimer lang ha, karamihan sa mga palaman ng hopyang hapon, yan ay hinahaluan din nila ng breadcrumbs. Oo. At saka karamihan, caramel at saka chocolate ang mga laman nito. Oo. Oo. Sige sir, pag nakabili ako ng mga pantatak niyan, hindi pa kasi ako nakakalabas-labas, oo. Ma-share ko rin sa inyo sir ang paggawa natin ng hopyang hapon, oo. Hopyang hapon. Nawala recipe ni sir. Basta ang hopyang hapon talaga, single dough lang yan. Ang hopyang hapon, walang malutong. O, yun ang katotohanan dyan. Karamihan sa hopyang hapon ay chewy lang siya kainin. Chewy lang kainin ang hopyang hapon. Unlike doon sa, parang ano ba, parang hopya dice din. Ang pinaka-flaky talaga yung hopyang baboy, hopyang munggo, o hopyang tupi. Ayan, yung mga ganyang hopya, yun ang mga flaky. Oo. Okay. Okay, good evening sa ating YouTube channel, guys. Good evening sa inyo. Okay. Ating chef, tira-tira ng cake, pwede ipalaman, di ba? Oo, pwede, oo. May nakain nga ako minsan, duman ako sa palengke, ano, dyan sa palengke, duman ako. Napadaan din ako dyan minsan dyan sa Pasig palengke, oo. Tapos, nainganyo akong tumikim nung hopyang hapon, oo. May palaman pa nga sila, halos nakain ko parang puding, oo. Yun naman talaga, hindi rin talaga pang matagalan, oo. Pero mayroong pang matagalan, yung mga karamihan ng palaman, yung caramel, chocolates, kombinasyon, oo. Yan ang kadalasan nilang palaman, oo. Good evening kay Sir Darwin Brayusaga Baker, the Baker King, okay. Brayusaga. Oh, may gabi sa inyo, sir. May gabi eh. Saan ba to sirang inyo, sir? Sa lagi ko talaga nakakalimutan to. Sa dami kasi, sir. Ano natin, nakalimutan ko palagi yung inyong lugar kung saan yun. Oo. O dito sa ating YouTube channel, guys. Good evening sa inyo. Good afternoon. Good morning. Diyan sa lahat ng viewers natin sa YouTube channel. Lalo pa diyan sa iba-ibang nasa abroad. At yung mga OFW. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you din talaga sa inyong support dito sa ating YouTube channel. Oo, maraming salamat. Dito naman sa ating Facebook page, thank you din talaga guys. Thank you. Dahil sa inyong support, nagkakaroon tayo ng kahit pa paano momentum sa ating channel. Oo, maraming salamat sa inyo guys. Basta kayong may mga, pag kayo halimbawa may mga gusto nyo sa may vlog kayo na gustong ilapag nyo lang ang inyong mga account guys. Kasi ng ating mga ka-baker, todo support din yan, o. Okay. Lapagan lang, o. Shout out, good evening kay ating magiting na chef from Qatar, si Sir Roel Medalada, sir. Shout out sa iyo dyan at sa lahat nyong mga kasamahan dyan sa Qatar, sir. O, magandang hapon sa inyo, sir. Sir Roel Medalada, ito'y napakabait na chef din talaga to ni Sir Roel, o. O. Sabi ni Ma'am Jeline Ambas, chef, tanong ko lang po para saan po ang Permipan 2-in-1 na paano gamitin? Thank you po.
Okay. O kahit wala pa dito si Sip Warley, akin na rin sasabihin yan. Ang permipant na yeast, oo, ayan may kasama ng improver. O, dyan sa ating tinapay, syempre, oo. Dyan yan sa ating tinapay. May kasama ng improver yan, yung permipant na yeast. Oo, yan ang kaya tinatawag na 2-in-1. Oo. Kung gusto nyo ma'am, mag-try din kayo niyan. Marami na rin talaga yan sa market. Mag-try kayo ma'am para inyong masusubukan. Babasahin lang natin ang label sa lahat ng ating ginagamit para doon natin malalaman kung ilan ang percentage na ilalagay natin sa ating ginagawa. Oo. Yan po ma'am Jeline, ang Firmpan 4-in-1 yeast na may kasama ng improver. Okay. Okay guys, maraming salamat. Good evening, good morning, good afternoon sa inyong lahat dyan guys. Oh, good afternoon. Good afternoon sa Joros Pandisalan. Good afternoon sa inyo guys. Sa mga baker, sales lady at sa ating mga bantay dyan. Oh. Baka soon na makabalik kami dyan sa inyong bakery at magkaroon tayo ng part 3 ng ating tutorial videos. Okay. Shout out lahat sa mga baker at tindira dyan. Okay, shout out kay Joe Benenoos. Oo, malapit ang Pasko. Bikin naman, makapunta kayo dito sa bahay. Oo. Minsan-minsan lang naman. Dadalaw-dalaw din, pag may time. Salamat, Ma'am Jeline, ang bus. Oo, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you kay Ma'am Jeline. Ayan si Ma'am Jeline ang home bakers dito rin sa Pasig. Oo. Support natin si Ma'am Jeline sa ating mga kabaker. Oo, support natin. Ma'am Jeline Ambas. Okay. Sabi ni Sir Ono Dos, 3 kilo ship, 3 kilong 3 kilos 25 grams 3 hours sa permipans, paalsa 'yan. Gamit ko dati. Okay. 3 kilo 25 grams 3 hours ang paalsa, oo, sa permipan. Yan daw ang gamit ni Sir Ono, oo. Sabi din ni Sir Darwin, double acting rin po siya. No need ng paalsahin ng husto. Quality yung aroma ng tinapay, Chef Idol. Oo, ayan naman, Ma'am Jeline, oo. Ayan, may mga nagpatunay na sila si Sir Darwin at saka si Sir Ono Dos, oo. Yan ang double acting pala ang permipan. So, ibig sabihin, hindi na kailangan paalsahin pa ng matagal. Kasi subok na nilang gamitin. Ako kasi, bihira lang ako makagagamit. Dahil sa cakes talaga kami nakapokus. Oo, sa cakes nakapokus kami. Pure ano kami, pastries. Oo. Sige. Kailan ba yan? Pasko lang. Pasko tayo pupunta. Oo. Sige, para kasi Pasko, medyo maluglubag tayo yan para dito tayo sa maayos-ayos na rin siguro dito. Oo. Okay. The Three Brothers. Mark Jordan Anoos, Joben Anoos, at si Malvin Jr. Anoos. Okay, ito yung mga guwapitong ano to, mga guwapitong pamangkin, oh. Okay. Sige, basta sa December ha, punta kayo, mag-chat lamang kayo, okay? Okay, kumusta naman ang ating mga buhay-buhay, guys? So, kumusta naman? Chef, pamasko ko yung hernet mo lang. sige, sir, balak na namin mag-bakery tour, oh. Halimbawa, mabuo na yung aming bakery tour. Oo, sa ngayon kasi busy pa. Basta once na mabuo na namin ng aming bakery tour, kailangan makarating kami sir sa inyong bakery dyan. Oo, oo. Baka sa mga oras na yan, may mga dala na tayong inyong request. Oo. Okay, maraming salamat ka sir Ono Dos. Maraming salamat. Oo. Thank you po sa inyo. Paano po pag sa pandesal overnight, 5 kilos lang po. Thank you so much. Okay. Ma'am Jeline, pag sa 5 kilos na pandesal, maglalagay lamang po kayo ng kung ordinaryo, kung permipan ang inyong gamitin,
pwede na rin kayong maglagay ng 25 grams. O overnight. Gawin nyo ng, sabi nyo, gawin nyo alas 5 ng hapon, salang nyo ng mga alas 4. Pwedeng-pwede pa rin siya. Oo. Okay. Meron kasi yun eh, may Fermi fan, may Maori fan, o marami talaga yung mga ano, marami talagang mga, tingnan mo kung anong gumagawa niya. O, oh, medyo mahal. O, tingnan mo. Ito nga Fermi fan, medyo may kamahalan ng konti, pero i-try nyo guys, i-try nyo rin, kasi ako hindi pa talaga ako niyan lubos na nakatry, oo. Napakadaming klase ng yeast, instant yeast talaga na pwede natin gamitin. Pero pag gusto nyong makakatipid, may improver na, i-try nyo yan guys. Oh. Thank you Ma'am Jeline, maraming maraming salamat po. Okay, maraming maraming salamat guys. Ipiplex ko rin pala si Jolianne Frenyar. Support din natin siya guys. Support. Ng Caloocan City. Oh, shout out sa inyo dyan. Shout out. At na dyan pala sa QC, shout out din kila Alia Cedro. Si Ate Jing Mendoza. At sa lahat pa na may nabubius dyan sa ating channel, maraming maraming salamat sa inyo guys. Alam ko talaga na ang QC, ang Quezon City, isa rin sa pinakamarami nating views sa YouTube at saka sa Facebook. Talagang nangunguna talaga ang QC. Maraming salamat guys sa inyong support dito sa atin, sa ating Learn Baking with SNJ Facebook page, lalo na din sa ating mga baking tutorial videos. Maraming maraming salamat guys. Thank you so much. Okay. Medyo mahal din yan sir. Kung ang gamit niya sir Onodo sa pen stand. Yes. Ganda gamitin, may kamahalan nga lang. Oo, totoo yan na Sir Ono, totoo yan. Medyo mahal. Unang gamit ko talaga, i-share ko din. Unang gamit ko ng sapestan, yan ay noong ano pa, noong year 90s. Oo, year 90s pa ako nakakagamit ng sapestan. Oh, yan ang pinakauna kong nagamit sa direktang gawa. Kasi karamihan talaga, active yeast, yung pinapakulo pa natin, no? Style levadura. Red Star. Yan ang pinakauso dati. Anong pumasok na yung mga direkta natin, yung mga instant yeast, wala nang levadura, dire-diretso na. Kaya yun ang mga ano, yun ang mga ginagamit na madalas. Huwag mo itagilid pag isabit. Magkahulog-hulog yan. Okay. Okay guys, thank you so much sa ating YouTube channel. Good evening sa inyo guys. Maraming maraming salamat sa ating mga viewers, sa mga OFW. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Sala, ano mang, saan mo kayong panig sa mundo, sa bansa. Thank you so much, especially dyan sa US, Sweden, Switzerland. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much guys sa inyong support sa ating channel. Di ba may automatic translation na? Oo. Oo, kasi nakakapanood na sila eh. Oo. Okay, shout out kay okay, meron pa tayong babasahin pala si Ems Rube Facebook page. Ang taang tanong dito ni Ma'am Ems Robe, sabi niya, sir, saan po makabili ng mga second hand na mga baking tools? Kung second hand naman inyong gusto ng baking tools, sa mga ano kayo siyempre? Sa mga groups. Diyan talaga kay diyan karamihan nagbebenta ng mga second hand baking tools sa mga groups ng second hand. Okay guys, dito sa ating live, hindi pa ba natin ipapasok yung Baker Story? Oo. Hindi pa, no? Oo. Oh guys, abang-abangan nyo rin guys dahil sa may mga OFW din talaga tayo na nag-share din ang kanilang mga karanasan. Dahil
karamihan sa kanila, lalo pa sa parting Saudi, na gusto talaga nilang dito sa Pinas, dito sila magbe-business ng pandisalan or bakery business or anuman na about sa pagkain. Oo, kaya may nag-share din talaga sa akin na sabi niya, kung nasa ibang bansa tayo, wag natin basta ubusin ang ating kita padala dito sa Pilipinas. Yan ang sinishare niya. Kasi sa oras na mawalan daw sila, silang nasa abroad, pag-uwi nila, wala rin silang makukuha. Pag hindi na manage ng maayos ang kanilang pinapadala sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pinas. Totoo po talaga yan, totoo yan. Hanggat maaari, 50-50 lang kung maaari man, oo, para may matira sa naghihirap sa Saudi or saan mga bansa. Kasi hindi po talaga madali na nagsisikap sila doon, tapos pagdating dito, inubos padala ang kanilang pinaghirapan. Pag-uwi nila dito, walang napuntahan sa kanilang kita. O yan yung isang nakakantig damdamin yung sinishare ng isa nating OFW na halos nakailang taon siya doon sa abroad. Pagdating dito sa, nung umuwi na siya, wala na siya talagang nakukuhanan. Or walang nangyari sa kanyang pinapadala halos lahat. Kaya guys, sa lahat ng nasa abroad, mag-ano kayo, mag-tira din kayo para sa inyong mga sarili. Nang may maabutan pa kayo kung may sa inyong ipon sa pinaghirapan. Kasi napakahirap kitain talaga ang pera sa totoo lang. Napakahirap. Pero lahat naman ng bagay, walang madali. Kailangan lahat yan, pinaghihirapan. O ano yan? Tanong? O sige, pasayin natin. Sabi ni Ma'am Aileen mula sa ating Facebook page, Ma'am Aileen na Librado Abuda. Maraming salamat, Chef JC, sa pag-share. Marami kaming natutunan sa'yo. At marami ding natulungan, lalo na sa wala pang alam o sa pagluto ng mga tinapay. God bless po, kasama ng pamilya mo po. Napakagaling mo pong chef. Wow, thank you, Ma'am. Magturo, masaya kang panoorin. Maraming salamat po. Mula kay Ma'am Aileen Librado Abuda. Thank you so much po, Ma'am, sa pag-appreciate. Okay. Sino bang nakagawa na nakatry sa ating Bavarian Donuts? Oo. Sino pang nakagawa dyan? Time check tayo. 9:23. Oo. Kumusta naman tayo, guys? Kumusta naman tayong lahat? Good evening, good afternoon, good morning dyan sa US, dyan sa LA, Madrid, dyan sa parting Europe, at dyan na rin sa Russia. Isama na rin natin si Ma'am Sophia De Leon. Ma'am, good evening sa'yo dyan. Wala namang oras din ngayon sa Russia. Oo. Ito ay napaka matyagain din talaga. Oo. Wow, good evening kay Ma'am Annabel Madrino. Good evening sa inyo, Ma'am Annabel. Oo, good evening. Kumusta naman si Ma'am Annabel? Medyo long time nung si tayo, Ma'am, ha? Oo, Ma'am Annabel. At saka dyan sa ating mga OFW sa parting Dubai, Saudi. Good evening sa inyo, guys. Oo, maraming salamat sa inyong pag-support. Oo. Itong si Sir Namoro Adrian Borja, sabi niya, may sinin sa ating picture si Sir. Sabi niya, hi Sir, ano pong idea niyo dito sa pandisal habang lumalamig? Nagkakaroon siya ng kulubot. Salamat po. Okay ma'am, okay. Ganun naman po talaga, hindi may iwasan yung pagka-busy natin, oo. Oo. Ito paano, maganda nga maging busy tayo kaysa wala tayong pinagkabalahan, oo. Masabi ko dyan sa'yo, Sir, Sir Adrian, ang masabi ko sa'yo dyan, ang pandisal kasi natin, kung sobrang lambot, tapos inilagay pa natin yan sa styrofoam para mapanatili natin yung lambot or init, normal lang po talaga, Sir, na mangungulubot. Normal lang po yan na mangungulubot ang ating pandisal. Oo. Ngayon naman, pag nasa tray na nangungulubot pa rin kahit walang nakapatong, sigurado yan. Maaring
nabigla nyo sa apoy? Or hilaw ang alanganin pa sa luto? Oo. Or isa ring dahilan dyan, yung hindi siya gaano nga masa or undermix sa pag manumano natin. Oo. At dapat salubong ang alsa ng ating pandesal. Huwag yung sobrang alsa na bago natin isalang. Oo. Kasi wala na siyang ilalaki sa loob pa. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Good evening sa inyo. Good morning. Good afternoon. Good evening sa inyo guys. Kumusta naman ang inyong ngayon? Sabi ni isa nating bakery owner kanina, maganda ng bintahan ngayon sa kanyang mga gawa ngayong araw. Hindi naman talaga pare-pareho, oo. Hindi pare-pareho talaga guys, hindi pare-pareho ang bintahan natin. Maring malakas tayo ngayon, kinabukasan, mas malakas pa. Or kinabukasan ulit, mas lalong lumakas. Eh sa bandang dumaan ang araw, hindi naman talaga lahat ng tao may pera, kumbaga. O ang paglakas kasi minsan natatapat ng natapat ang sahod or may pondo pa talaga ang ating mga mamimili. Oo. Maraming salamat guys. Thank you so much sa nag-share sa ating live. Thank you so much sa nag-follow sa ating Facebook page. Maraming salamat sa inyo guys. Oo. Dito kasi sa ating mga tutorial recipes, oo, marami naman talaga tayo dito nga pwedeng pakinabangan. Oo. Oh, sabi naman dito ni Ma'am Nanette Sarate. Sabi niya, hello po chef, ask ko lang po kung pwede nang improvise oven pagluto ng pianuno. Oo. Nasa inyo po yan ma'am kung inyong itry. Oo, pwede naman po talaga, lahat naman po yan, basta hindi lang masila ng ating lutuin. Pwede naman po natin yung itry. O yung iba nga nakakaluto nga kahit sa steam lang, nakakaluto nga sila ng cake. Oo. Steam or sa kaldero lang. Ano lang talaga yan? Tiyagaan talaga at kung gusto mo talagang gawin, magagawa mo yan. Mag-explore nyo yung sarili sa pag-subok ng mga bagay na hindi pa talaga natin kayang bilhin ng mga gamit. Mag-improvise tayo, pwedeng-pwede naman din. Ay, thank you so much, sir. Maraming salamat kay Sir Darwin. Maraming salamat po. Oo. 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 Ang ating personal account, sir, doon na lang kita bibisitain din. Oo. Okay. Thank you kay Sir Darwin Brayusaga, the Baker King. Oo. Maraming salamat, sir. Okay, sa ating YouTube channel, sa lahat ng nagtatanong pala sa atin doon sa 4 layers na oven, kung magbala kayo na bibili, nasa inyo po yung susubukan ninyo, pero pwede kasi yun, mas maganda siya pag mga initan lang natin, pero pag asahan natin talaga yun sa mga pandisalan, mahirapan po kayo noon, sir, paggamit. Kaya, kung may puhunan lang naman kayo at pwede nyong may bili, stationary oven na po kayo diretso para wala nang ulit-ulit. Pang heavy duty talaga yun, o. Ano sa gundyong tagig? Sagajun Falma, oo. Sabi din ni Sir Good PM Bossing, anong panghalo sa donut toppings niya na white na hindi agad na lusaw? Oo. Ang inyong tanong, sir, kung yan ba powder or glaze icing? Kung glaze icing kayo, futrako nyo na at haluan nyo lang siya ng kahit warm water na malapot lang siya. Oh, kasi kusa na yan siya mag-drip. Kung inyo nang i-topping sa ating donuts, oo. Doon naman sa powder, kailangan wag nating ilagay na mayroon pang nagmumuis pang ating donut, oo. Kasi madali po talaga yan matunaw. Lalo mainit pa ang ating donut, oo. Kung meron kayong refined sugar talaga na sobrang tino, yung white sugar, pwedeng-pwede po.
Pero mas maganda kasi tingnan yung Father Sugar, oo. Okay, maraming salamat guys. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo, oo. Okay. Good evening din pala sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much sa inyong mga pag-support din. Shout out din pala kay Sir Glenn Almario, sir, ng Caloocan City, sir. Good evening sa inyo dyan. At saka kay Sir Glenn Bernardo. Oo, sir. Maraming salamat din sa inyong mga binibigay na mga, sa inyong share ng inyong mga kaalaman, sir. Sa inyong napakalalim ang manalalaman dito about sa ating baking. Si Sir Glenn Bernardo. Oo, maraming salamat sir sa inyo. At saka sila si Sir Jaime Canlas. Oo. Good evening din sa sir. Shout out sa inyo dyan. Okay pala, paalala ko rin pala dito sa ating Facebook page. Oo. Malapit na po ang ano, kung nakapag-set up na po kayo, inyo nang kumpletuhin ito para lahat po ng mga requirements sa ating Facebook page or Facebook personal bago mag October 6 o kailan ma-set up na po natin. Okay? Thank you guys. Maraming salamat. Thank you so much sa inyong pag-support sa ating channel. Ano mang inyong mga katanungan dyan na may maitulong ang inyong lingkod? Magtanong lamang po kayo at dito naman sa ating Facebook page, kompleto po ang ating mga paalala o ating mga videos na meron po talagang kinalaman sa ating pagbukas sa bakery or ano mang ating mga tradisyon. Meron tayo dyan, meron kayong mapapanood dyan na mapag-isip-isipan nyo rin na ang tradisyon kasi ng bakery business or anumang business na ating bubuksan. Isipin na lang natin bakit ba ang mga Chinese, oo, napakahilig nilang, meron din talaga silang tradisyon, oo, kaya subok na din talaga sila pag sila ay nagbukas ng negosyo, oo. Marami din kasi talaga nagtatanong na ano bang magandang pitsa or abuan or ano bang mga kailangan. O, sabi ni Jeremiah De Selva, mag-ax lang po, sana ko ng advice regards sa rolling pandisalan. Okay. Sir, napadala na kita dyan ng video, oo, sa ating rolling pandisalan. Maganda naman po yan, sir. Napakaganda ang rolling pandisalan. Pero mas maganda yan pag i-house to house natin ang ating rolling pandisalan. Kumbaga, wag tayong, halimbawa, may pandisalan kayo, may rolling, may unit kayo, no? O, may unit. Doon kayo, sir, pupunta sa mga malalayo din talaga sa bakery kasi karamihan yung mga bakery na may pwesto. Nagre-react din talaga sila, halimbawa may bibili sa inyo na malapit, titigil kayo dun sa malapit sa mga bake shop, mga bakery na may pandesal, sila kasi nagbabayad sa pwesto, oo, nagbabayad din sila, renta, license, tapos may mga nakikita din kasi ako mismo naka-experience sa ganyan na tinatabihan talaga ng mga rolling pandesalan, oo. Hindi rin maganda sa pakiramdam natin, sir, kung tayo bakery owner. Oo. Kaya maganda ang rolling pandesalan, wala ka nang isipin, pero dapat doon tayo sa malalayo sa bakery magtinda or house to house, pinakamaganda rin. Oo. Kasi binibili din natin yan, mahal na rin yan ngayon, yung mga unit. Oo, mahal na rin, halos 60,000 na rin mahigit ang rolling pandesalan. Good evening kay Sir Pascual Villanueva Jr. Sir, Master shout out Chris Ken Big Shop na bintahan sir sa ating diyan sa may Santa Ana kay sir ano? Oo. Sir Pascual sir, oo. Oh, Santa Ana 'yan, Santa Ana Pateros. Oh, sa may Santa Ana Pateros to si sir. Ha? Oh, sa may likod lang, may likod halos.
Okay, shout out din pala kay Sir Yuki Tanaka ng asawa din, Sir. Sir Yuki, kumusta naman? At saka kay Ma'am Chinita, oo. Kumusta naman ang inyong ano diyan sa Saudi? Oo. Palapit ng palapit na ang December. Oo, at ingat kayo, Sir, kung sandaling kayong uuwi dito sa Pilipinas. Oo. Thank you din, Sir. Maraming salamat there kay Sir Pascual. Oo, maraming salamat din. Thank you din talaga, Sir, sa inyong pag-share, sa inyong mga kaalaman na gagamitin niya ng ating mga viewers. Kasi itong ating live kasi, nire-replay din nila kasi ito, oo. Nire-replay nila ito. Marami din silang napag-alaman na ang mga sinishare ninyo or sa iba pa nating mga bakery owner, nakakatulong din talaga sa kanila, oo. Maraming salamat, Sir, oo. Baka sakali, Sir, magkaroon kami ng mabuo na yung aming bakery tour. Baka mapadaan kami dyan, Sir, sa inyo, sa may Pateros. Oo. Sabi ni Sir Darwin, oo, sabi ni Sir Darwin nga, oo, mababasa ninyo, guys. Oo. Sabi niya, ruling pandisalan, advice ko lang, iwasan niyong tumapat sa mga malalapit na bakery. Nakakaawa rin po sila. Totoo din po yan. Oo. O, totoo yan, Sir. Oo. Sa mga matataong lugar, pwede kayo doon tumatambay at tumapat or tumapat po. O, totoo yan, Sir. Marami na po talagang ganyan. O, Sir. O, sige. I-ano ka lang namin, Sir. PM ka na lang namin, Sir. May schedule na kami nga mabubuo diyan, Sir. Oo. Sa aming bakery tour, oo, diyan sa maraming lugar sa NCR. Okay. Thank you so much kay Sir Pascual Villanueva Jr. ng owner ng Crisken Bake Shop ng Pateros, Santa Ana, Pateros. Okay. Okay, guys, good evening, good morning sa inyo, good afternoon sa lahat ng mga OFW, o especially din dyan talaga sa iba't ibang panig ng ating bansa na nagsusubaybay sa atin. Napakadami din po talaga nila dyan, ang ilang mga balak nila, mga December. O, salamat po, Sir, Sir Pascual, Sir, maraming salamat. Na December ang kanilang bakasyon dito, marami din talaga nga mga OFW natin umuwi sila. At magbi-business sila ng pandisalan, bake shop, sa iba't ibang panig din ng Pilipinas kung saan sila. O madalas din talaga Pangasinan at saka sa Visayas. Oo. Lalo na dyan sa Negros Occidental, Dumaguete. Oo. Talaga, guys, alam naman talaga natin, lalo na din talaga sa ating mga bakery owner na ngayon, na talagang ang pag-abi big shop talaga at pagsisimula, hindi din talaga yan na may iwasan na magkakaroon ng struggle, lalo pa sa baguhan pa lang, oo. Thank you, yan ang sabi ni Sir, si Sir Pascual. Mag-iingat po talaga ang lahat ng OFW kasi malayo tayo sa ating bayan. Hindi po talaga madali. Ang hirap pong mag-ipon ng puhunan, kumbaga. Marami na rin talaga akong nakausap na kahit nasa Saudi sila, sa Dubai, sa Qatar, kanila lang mga pamilya ang nag-offer it ng kanilang mga bake shop dito sa Pilipinas. O, dyan din sa Batangas, marami na rin akong na-guide dyan na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-operate. Kasi, halimbawa, lalaki lang nandoon sa abroad, ang kanilang misis nag-asikaso dito sa kanilang bake shop. Oo, dito sa Pilipinas. Oo. Ayan ang paalala ni Sir Pascual Villanueva Jr. Mga kabayan natin na OFW, hindi rin naman talaga madali. Malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Kaya mag-iingat tayo. Mag-iingat. Sige, Chef Idol, shout out na lang po sa iyo. Maaga pa akong gising bukas. TY po. Okay, maraming salamat din, Sir Darwin. O din kami rin, Sir. Medyo malapit na rin kami mag-off kasi bukas. Maaga din kami, mga alas 4 pa, kasi marami din kaming orders bukas, oo. Kaya maaga din kami bukas na magising, oo.
Kaya tinanggal natin ang ating oras. Oo, malapit na rin pala. Oo. Hanggang natin lang kami ngayon para bukas makapag-reserve din ng energy. Oo, bukas. Oo, TY po, mula sa simpleng beaker, mag-iingat po kayo at magandang gabi. Magandang gabi, sir. Magandang gabi rin. Kaya Sir Darwin Reyes Saga, sir. Maraming salamat din sa pag-share ng inyong kaalaman dito. Oo. Alam ko po talaga na ito yung nagagamit din talaga sa ating mga beginners or sa ating mga nagsisimula pa lang sa bikiri. Lahat na nag-share dito sa atin kasi nire-replay nila ang ating live. Oo, ginagawa nga nilang radyo ang ating live. Kaya lahat ng na-share dito sa ating mga bikiri owner at sa ating mga beaker, talaga po namang kanila ding napakinabangan. Oo. Thank you guys. Maraming salamat. At sa lahat ng gustong papasukin ng vlog, at tuloy nyo na yan, i-push nyo na yan para magkakaroon kayo ng lakas ng loob na humarap sa camera. Huwag tayong mahiya kung humarap sa camera. Oo. Wala namang mga sambal natin. Okay. Maganda rin talaga, dyan din natin i-market ang ating mga business. Pwedeng-pwede kasi yun din talaga ang kahit sa YouTube channel namin, no. Sinabi din talaga yan na nabanggit din talaga yan ni YouTube sa policy na pwede din talaga nating i-publish or i-promote o i-promote natin ang ating mga sariling bakery business lang. Oo. Kasi may sarili tayong mga business, bakery or anumang business ninyo. Meron kayong YouTube channel, meron kayong Facebook page or Facebook account. Pwedeng-pwede nyo yang i-promote ang sarili ninyong business. Okay. Okay guys, maraming salamat din. Kaya shout out din pala kay Sir Enrique Cebulo, sir, ng La Union. Okay. At si Sir nasanay kasi siya ng ating live abutante ng 11. So ngayon mas pinaaga namin. Kasi lalo na pag may order tayo kinabukasan, mahirap magising ng maaga pag apuya tayo sa gabi. Minsan pa naman ang ating mga orders sa kailangan ka agad na i-deliver. So, need din talaga nating mag-reserve ng maagang energy sa gabi. Oo. Minsan pa hindi tayo gaano kaagad nakatulog. Kaya naliit tayo pagising ng umaga. Naliliit na tuloy tayo sa mga deliver natin. Oo. Ang hirap pa naman mag-book ngayon, lalo pa pagpandang tanghali na kalat na yung mga driver or mga rider natin. Mahirap, lalo pa pag sobrang layo ang ating mga hatiran, ang ating mga purchase nila sa atin, no? Mahirap. Okay guys, good evening sa inyo. Good evening. Maraming salamat guys. Thank you so much. Thank you so much sa inyo. Sa mga magsisimula pa lang talaga ng bakery, alamin lang natin lahat ng mga kalakaran talaga. Yun talaga ang lagi kong pinapay sa inyo at meron tayong babasahin pa dito sa ating Learn Baking with CJ. Facebook ito, no? Oo. Sabi ni Lal De Leon. Ah? Oo. Lal De Leon, morning po sir. Ask ko lang po, yung pang hard flour is first class at yung soft flour ay third class. Salamat po. Yes, ma'am. Tumbok-tumbok niyo po yan. Oh, totoo po yan. Marami pong nalilito dyan kasi, marami pong nalilito dyan sa hard flour at saka soft flour natin, no? Kasi sa soft flour, akala nila, yun ang pang malambot, pang third class, pang first class. Yun pala, ang hard flour natin, yun ang first class, oo. Thank you sa nag-like sa ating live, guys. Maraming salamat. Meron sa ating YouTube channel, sabi ni Muscubes Burr, pa-shout out po. At tagasaan pong, asan mo location ni Muscove Spear? Ang hirap manggitin. Muscove Spear. Oo, Spear. Oo. Shout out pala. Taga saan kaya ito si Sir Muscove Spear? Saan kaya ito? Oo. Okay, dito naman sa ating YouTube talaga. Almost talaga support sa atin din ito karamihan, mga OFW. Oo. Thank you din po, ma'am. Ma'am ba ito, sir? Muscube Spears. Spears, oo. Thank you so much mula sa ating YouTube channel. Good evening sa inyo, guys. Good evening. Good evening sa ating lahat.
Okay. Kumusta naman dito sa ating YouTube channel dyan sa Cebu? Kumusta naman ang taga-Cebu natin? Oo. Cebu, Bulhoon. Kumusta lahat-lahat dyan sa ating mga followers dyan sa Cebu? Good evening sa inyo guys. At sa ating dyan pala ang ating mga ka-beaker din pala talaga sa Julius Bake Shop. Good evening sa inyo. Good evening lalo na yung mga panggabi. Da Pinedas. Sabi niya, Chef, paano ma-achieve ang royal blue color? Okay. Oo. Mas madali lang yan, sir, pag talagang spray ang ating gamitin. Meron tayong royal blue na Chef Master. Andali po talagang ma-achieve yan. O, pag Chef Master ang ating gagamitin. Piliin niyo ang royal blue, tapos spray method ang ating gagawin. O, yan ang pinakamaganda. Dito nag-comment si sir sa ating dalawang klaseng cakes. Yung ano no, o yung college life. Yung aming college life at saka yung hardworking dad. Oo, yan ang dyan nag-ano si sir. Comment. Okay, okay. Okay guys, gusto mo magtanong? Pwede pa kayong humabol? Nalalabi pa tayong oras ito sa ating live. Good evening sa inyo guys. Maraming salamat. Good evening. Good evening sa ating lahat bukas, Biyernes. Malapit na naman ating weekend at papasok ng ating October. Oktoberfest. Malapit nang magpasko guys. Marapit na magpasko. Busy na naman talaga tayong lahat. Lahat-lahat, halos mga tao, busy-busy. At pinagkamasaya din talaga ang buwan ay ang December. Talaga namang sobrang likot ng mga tao. Ayan, si Sir Gordon. Yun. Okay. Balak magtayo ng bakery business sa paano simulan. Madali-madali lang yan. Madali lang pag talagang meron tayong porsigidong plano. Oo. At syempre puhunan na rin. Oo. Kasi paano tayo makagalaw kung wala tayong puhunan? Yun talaga nga dapat natin. Basta magsimula talaga guys. Magsimula kayo sa maliit. Huwag kayong diretso doon sa pinakamalaking puhunan. Oo. Kasi napakahirap po talagang hindi gumana ang ating mga bakery tapos nailatag na natin ang lahat-lahat nating puhunan. O ano lang talaga muna, 50-50 lang or kahit pa paano. Okay, Sir Francisco Gregorio, sir, good evening sa iyo. Mas magandang gamitin ang spiral mixer kaysa roller. Roller machine sa bread. Making dito sa Saudi, taga Saudi pala to si sir, ay puro spiral mixer ang gamit. Oo. Kasi sir, good afternoon pala dyan sa inyo, no? Dyan sa Saudi. Dito kasi sir sa atin, sa Pinas, mga traditional pa kasi yan sir, yung nakasanayan natin mga baker, di ba? Halos sa kadamihan din dito sa mga makalumang bakery, kumbaga, andyan pa rin ang kanilang mga ruler, oo. Pero ako talaga, mas bet ko talagang gamitin ng spiral mixer. Bukod na mabilis, gamitin, napakaganda pa ng outcome. Oo. At hindi ka papagod. Doon sa roller talagang, lalo pa pag mga hard ang inyong imamakina, napakahinap, talagang halos pawis mo ubos. Pero sa spiral mixer, itatimer lang natin kung anong klaseng tinapay, hanguin lang natin, okay na. Rest lang natin ng konti. Yun talaga sir. Marami din po akong napanood dyan sir sa parting sa mga bansang malalaki o mahilig sa tinapay din talaga. Puro makabagong equipment sa kanilang mga gamit. Sir. Dyan sa abroad. Okay. Thank you sir Francisco Gregorio sir. Pag-share sa ating live, maraming salamat. Oo. Sa pag-share ng inyong kaalaman. Dito kasi yung iba sir, hindi pa talaga sila halos namulat sa spiral mixer. Oo. Pero ako talaga, mas in-advise ko talaga sa kanila yan. Although may kamahalan nga lang talaga. Pero napakagandang gamitin.
ang spiral mixer. Oh, dito may tanong din dito si Choco Milk. Choco na, milk pa. Oo. Sir, ano po yung powder na gatas? Oh, nagatas. Ano po yung powder na nilagay sa pandesal or Spanish bread? Yan po ma'am, ang nilalagay dyan ay breadcrumbs. Oo. Kasi hindi po talaga matatawag nating pandesal yan or Spanish pag walang breadcrumbs. Yan ay kalbo. Oy, excuse me sa mga kalbo ha. Oo. Ano lang yan, mga leftover nating tinapay na dinodorog natin, tinutosted. Oo, tapos ginagawa nating pulbo. Kaya nagiging breadcrumb siya. Oo. Oh, kung meron kayong mga lumang tinapay na wala pang amag, pwede nyo itusted yan. At durugin nyo na lang ng kahit mano-mano, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede yan. Okay. Thank you kay Ma'am Choco Milk. Okay guys, maraming salamat guys sa inyong pag-support sa ating live, sa ating mga videos. Maraming salamat sa inyo. Magkita-kita tayo sa sunod nating live guys. Dito hanggang 10 lang tayo ngayon. Meron na lang tayong 11 minuto. Oo. Dahil sa nasabi pa namin bukas ni Sir Darwin na marami pa tayong gagawin. Oo, marami pa tayong gagawin na kinabukasan at may mga order tayo. So hindi pa natin yan na di tayo pwedeng abutan pa tayo ng medyo mas malalim na gabi. Okay. Kasi mag-reserve din tayo ng energy para bukas kasi maraming tayong orders. O dyan naman sa ating pinakalitis upload ang ating Sputnik kung sinong nakakasubok niyang manumano. At meron naman din tayo dyang gawa ng roller. Ang laki talaga pagkakaiba. Oo, malaking pagkakaiba yan. Kaya kung gusto niyong gumawa ng matigasang tinapay na sabihin na nating manumano lang by manumano method, nakakagawa din po naman tayo. Pero hindi po talaga magkapareho ang texture at itsura. Oo. Pero sa lasa, kung wala tayong babaguhin, ganun din po pa rin yan, yung lasa. Oo. Mas siksik. Masiksik din talaga at bantok, kumbaga. Oo, ang ating manumano. Ikumpara natin doon sa may equipment tayo. Oo. Pero in fairness talaga dyan, yung sa ginagawa kong yan, yung lettuce natin, kumplito mo yan sa recipe natin, napakaganda niyang ibahaw, kumbaga. O kahit aabutan ka pa dyan ng 4 days, at dyan pa rin talaga, lalo pa siyang magiging siksik kainin. Oo. Okay. Dito, mag-iwan na lang ako ng pasasalamat din talaga sa ating mga supporter. Sa ating mga napadaan sa ating live ngayong gabi guys. Oh, maraming salamat sa mga concern ng ating mga viewers dito ngayon sa ating live. Oh, maraming salamat kila Sir Pascual Villanueva, kay Sir Darwin Brayusaga, Baker King, at kaya Sir Francisco Gregorio ng Saudi. Oh, maraming salamat. Kay Sir Luel Midalada, sir, good evening sa'yo. At sa iba pa nating mga magigiting na baker na nasa iba't ibang bansa, lalo na dyan sa Bahrain. Oo, marami din tayong mga nagko-commento dyan sa Bahrain, sa Saudi. Oo. Napakadami nating mga baker dyan na talagang lumayo sila sa kanilang pamilya. Oo, para lang makapag-ipon para sa sariling negosyo. Oo. Okay. Okay guys, dahil lubat na rin kami pala kasi kanina, naghapon kami, marami din kami mga inasikaso sa pag-reply. Oh,